So, we are here now in the numerical solutions, no? So, ito lang yung paraan natin para ma-solve natin yung equation of motion ng earthquake. So, na-remember nyo yung equation of motion ng earthquake. That is, mu double dot plus cu dot plus ku is equals to negative m, no? Times u dot g. Okay, yung u dot g na yon, yun yung time record history ng ground motion or yun yung accelerogram. So yun yung acceleration ng ground motion na pwede nating mahingi sa PVOX, no? So bibigay nila yon, accelerograph, no? Bibigay nila accelerograph. So before we start to solve, no? Bago natin i-solve yung response ng structure due to that given earthquake na accelerograph, no, we need to have an understanding kung paano natin ito implement yung solution niya, which is may dalawang solution naman para sa para doon sa ano. Kaso, yung solution na yon is numerical, no? So, yung una nating analysis, yung tinatawag na time domain analysis o yung tinatawag na time history analysis, which is yun yung ginagamit natin pagdating sa earthquake, no? Then we have also the frequency domain analysis. Technically, sinabi doon sa frequency domain analysis, hindi siya maganda to or technically talaga strictly hindi siya valid for earthquake, no? Pwede lang natin makuha yung mga peak responses na which is one of the principles pagdating natin doon sa ano, sa response spectrum, no? So later na natin pag-usapan response spectrum. So now, para ma-apply natin, no, yung earthquake o yung accelerogram doon sa building o sa structure, no? Like dito pa lang sa topic natin ngayon, this is a single degree of freedom structure. Kailangan natin malaman yung different numerical methods. So these three methods, Duhamel's integral, central difference saka modified Newmark beta, pwede natin sila gamitin sa linear, no? Linear system. So we will just limited our ano, no? I-limit lang natin yung ating topic para sa linear systems kasi mayroon tayong modified Newmark beta. Although these numerical methods is pwede naman natin siyang gamitin for nonlinear systems including inelastic systems. But for now, linear system lang muna tayo. So dito, this video is para ipakita ko sa inyo itong Duhamel's integral, no? Paano ba natin gagamitin itong Duhamel's integral para ma-solve natin yung differential equation ng motion ng structure na nag-undergo under earthquake excitation. So, next video, meron tayo sa central difference method, saka another video for modified Newmark beta. For now, let's try to use this example kay Chopra Anil, no? Dynamic substructures. So you can find this one, this example, page 169 to 170. At saka, as you can see, para hindi masyado mataas yung ano natin, no? So later I will try to make a video kung paano natin i-apply yung ano, yung itong tatlo na to, or later siguro modified Newmark beta lang, no, para makuha natin yung response ng structure natin doon sa given earthquake. So, pinakasikat na earthquake talaga is yung El Centro, but we also have the earthquake yung Samlang, yung nangyari yung October October 2019, no? October 31, 2019 ba yun? So yun yung mga specific na ano, na accelerogram, no, na pwede nating i-apply sa building para makuha natin yung responses ng building na yun. So yung mga responses ng structure natin, no, pwede siguro it's a building or it's a bridge, no. So let's start here. So if you can implement these three methods kahit sa Excel lang, it's pwede nyo siyang gawin sa MATLAB, no? Mas maganda kung gawin natin siya MATLAB. I have implemented this modified Newmark beta sa MATLAB, but let's start here sa Excel muna. So as you can see, we have these parameters, no? Mass, stiffness, at saka itong damping ratio. So itong period natin, natural period, saka itong frequency, no, natural frequency or natural angular frequency, makukuha natin yan dito sa mass at saka sa stiffness.
So, ang kailangan lang talaga natin sa isang structure para i-undergo sa earthquake loading is mass at saka stiffness lang. And para malaman natin ang kanyang ano, since in the equation of motion, meron tayong damping coefficient doon, another parameter that we need is this, no? Is this damping ratio zeta equals to 0.05, mostly sa mga buildings yan, no? Sa mga concrete, no? Yan ang ginagamit, but I will give this one, don't worry. Then another parameter para sa ating numerical solution, if you can remember, no, sa subject niyo yung numerical solution, we have what we call this time step or delta t. So this is, ito yung pinagkaiba ng numerical solution doon sa analytical solution na ginagamit nyo sa differential equation noon, yung dt. So, ang ginagamit dito is delta t. So, anyway, ang purpose is para i-discretize. Like for example, yung given na loading dito is half cycle sine, no? So, if you have a sine wave dito, so pag maliit masyado ang kanyang ano, mas pino, no? Dito kasi is na-discretize mo siya for every 0.1 second, no? So, gi-discretize mo siya up to 0.6. So, kaya ang given dito sa 0.1 is 25 0.2 seconds, 43.3, 0.3, so on so forth is ito. So anyway, ang gibigay lang dito na example natin is a half cycle sine pulse wave para ma-demonstrate lang paano gamitin ang Duhamel's integral. Although ito siya, itong half cycle sine pulse wave, pwede siya ma-solve naman, no? Gamit yung mga analytical methods, no? Na tinuro sa inyo pag harmonic ba siya, periodic or impulse loading siya. So the problem with the loading sa earthquake is hindi natin siya alam kung anong klase siyang load. So it's just pagdating naman sa frequency domain, it's just a combination of different harmonic, no? Harmonic siya na waves, no? Harmonic frequency siya. So madami siya. So complex talaga ang earthquake na loading. But don't worry, we have these three para sa time domain analysis. So these three are the numerical methods for the time domain analysis, which is dito lang tayo sa time domain analysis, no? Na no, or time history analysis na tinatawag, no? So dito lang muna tayo. Sa susunod na lang yung Fourier, no? Or yung fast Fourier transform para sa frequency domain. So may sarili ring ano ang frequency domain. But yun nga sa earthquake, hindi siya strictly valid, no? Ang makukuha lang natin sa frequency domain analysis is yung peak response, which is yun naman talaga ang kailangan natin, yung mga peak responses, no? Although dito kukunin din natin ang peak responses, pero mas maganda kasi ang time domain analysis kasi from time to time, no, malalaman natin, no, kung 2 seconds yun ba talaga yung kanyang response sa displacement, sa velocity at acceleration, sa 2.3 seconds, etc., etc. So let's go with this Duhamel's integral. So ano tong Duhamel's integral? So if you are if you open your books, no, chapter 5, numerical methods, doon kay Chopra Anil, no, you can see there that ang Duhamel's integral mahaba masyado. So the first na gagawin nyo dito, ang discarte nyo dito is siyempre i-group nyo itong mga recurrence constant, which is napakarami. So tingnan nyo na lang yung formula ng recurrence constant para sa A, yan yon, sa B, sa C, sa D, no, sa A prime, sa B prime, C prime at D prime. So ano to sila? So ano tong mga laman dito? So ito yung mga laman dito, no? So yung laman dito, ito yun siya, no? So as you can see, mahaba masyado yung formula ni ano, ni Duhamel, no, sa Duhamel's integral pag numerical solution natin, no? So don't worry, ang gagawin niyo lang dito is i-group niyo na lahat yung pwedeng magulit-ulit. Like for example, ito. Pwede to siya magulit-ulit, no? Itong quantity na to, itong quantity na to, quantity na yan, saka yung quantity na to. So on and so forth. So after this one, mag-group nyo, mas maliit na lang yung gagamitin nyo na formula para dito sa recurrence constant, which is, ito yung gagamitin natin para dito sa loob, para makuha natin yung response sa displacement saka velocity, no? Yung given with the given na load na ganito. So if we have a given loading, no, like for example, yung sa earthquake, pwede natin gagamitin itong Duhamel's integral para makuha natin yung kanyang solution at time instant. So, anong gusto nating instant dito na time? So, sa time 1 second, ilan ang kanyang na-displace, no, in the displacement. So, ito rin yung discarte natin para mahanap natin kung saan
o anong second banda may, saan bandang pinakamataas, no, na displacement or velocity or pati acceleration. So let's start, no. So nakita niyo dito, ang ipapansak nyo lang talaga or na ilalagay na parameters para sa isang structure, mapabuilding man yan o mapabridge. No? Para sa single degree lang ha. So later na yung ano, multiple degree. So parang parehas lang naman ang multiple degree sa single degree. No? So this is the start of the concept ng spectral, no? Response spectra. Kasi sa response spectra, yung mga peak lang yung kinukuha natin with respect sa period ng building. So ganun lang kasimple. So in short, itong earthquake pala natin, no, pag gamitan natin yung numerical solution, which is this is the only solution, no, either time domain analysis or frequency domain. In the frequency domain, it's also numerical, no, numerical pa rin yung ginagamit sa frequency domain. So fast Fourier transform at saka inverse fast Fourier transform, merong direct Fourier transform, so etc. Hindi natin pag-aralan yung ito muna, no. So syempre itong period, nag-aasa to siya dito sa mass saka sa stiffness. Another thing na nag-dictate, no, kung ano yung response na isang structure bukod sa kanyang period is yung kanyang damping ratio. So as you can see, this 3, no, is yung ano, yun lang yung kailangan natin ipapansak. So kailangan mo lang talaga ng mass ng inyong structure ng bahay ninyo, kunin niyo yung stiffness ng bahay ninyo, tapos kunin niyo yung mag-assume kayo ng damping ratio, which is mostly 0.05. So dito sa problem, this is 0.05, no? So pansak natin ito 0.05. So may laman na kagad dito. So that is just 1 minus zeta squared. So this is the symbol zeta. So okay, sorry. So ano yung problem natin dito? So ang problem natin is mass 45594. So 45594. Then ang ating stiffness is 18. So, meron na tayong laman lahat. So, the next parameter is yung sa parameter na mismo ng numerical solution. So, ang parameter ng numerical solution, which is delta T, yan ang tinatawag na time step. So, okay. So, lalagyan ko yan siya ng 0.1 since ang time step natin dito is ito. So, as you can see, may mga laman na tayo dito, no? And these quantities here, sila ang naglagay ng quantity para sa recurrence constant natin, which is magagamit natin dito. So first, let's put the given. So given ito siya class. So ano tong given dito? Ito yon. Ito yung given dito. So we have this harmonic, no? So in the principle behind sa frequency domain analysis or your Fourier transform, no, yung earthquake daw kasi is halo-halo siya, no? Kasing madami siyang different frequency, no? With different harmonic frequency. So dito sa ating given ito, isang frequency na to. So ilan ang frequency niya? Pi over 0.6, yun yung frequency niya. With amplitude na 50. So ilalagay natin dito sa given is equals to 50 times sine pi divided by 0.6 times the kung hindi nyo maklik ito, class, click lang kayo doon sa part na hindi siya maklik. Tapos ibalik nyo lang siya dyan. Then doon. Then enter nyo. So if I will drag this one down, no? Yan ang kalabasan niya. So napansin nyo dito, class, no? So ang given dito, the force, no? Or the forcing load, no? Yung force natin with respect sa time. Pag greater than 0.6 na siya, since na half cycle sine pulse wave lang siya, i-treat natin siya 0, starting at 0.6. So, follow natin yung given. So, therefore, dito sa 0.7, that is 0, 0, 0, tapos 0 na. So, this is it. So, may given tayo. Pagdating sa, ano, but before that, no, make sure na yung mga units nyo is nasa kilonewton, nasa centimeter, at nasa seconds. So, yan lang. So, ang kilogram natin, i-convert natin sa kilonewton second squared per centimeter. And that is 1 kilonewton second squared per centimeter is just 100,000 kilograms. So, tingnan muna natin yung mga formula dito. No? I hope you already know how to use Excel because this is the ano. Ganito lang naman kasimple Excel. So, tingnan nyo na lang dito yung mga formula. No? Okay. Okay. So, you can follow this format, no? Para malaman natin yung ano, para malaman nyo kung paano
gawin ito, no? So you can try this format, no? So gagamitin nyo to. So dito pa tayo muna sa Duhamel's integral, o yung tinatawag na interpolation of arbitrary poles, kasi ganun kasi yung Duhamel's integral, eh. So yung Duhamel's integral, convolution siya ng dalawang ano or more na mga ano with respect sa time na mga functions. So since na it's integral or integration ng area under the curve of an earthquake, which is napaka-imposible naman natin siya gagawin in integral form, mas maganda na i-numerical form natin. So this is the solution, or this is the implementation rather, no? So equals to, ano natin gawin dito? So sundin nyo lang kung ano ito. And every time meron tayong recurrence constants, try i-lock nyo yan siya always. So ang pag-lock nyan, no, pag-click nyo dito sa C, kay CPI man yan, or CPI. Yung I na yon, yun na yung level, o sabihin natin dito, yung row 9, kung ito ay consider natin as I, yung row 10, yan yung I plus 1. Yung 11, I plus 2, so on and so forth. So kung I naman yung 10 natin, row 10, ang I plus 1 is 11. So kung ang row 9 natin is, kung row 10 natin is I, yung I minus 1 is 9, at saka yung I plus 1 is row 11. So, ganun lang. Since this is just I, tapos nag-start tayo dito sa pinakauna, so ang gagamitin natin na na force, so make sure nyo, i-kilonewton nyo yung force nyo, ha, no, is ito. So ilock muna natin yung recurrence constant C, kasi constant yan, then magbago, tapos pag i-drag nyo, hindi madamay, hindi magsama ito hanggang dito sa baba. So i-click nyo to, then enter. So by the way, pagdating sa accelerogram, ang ginabigay doon is in terms of G, 9.81 meters per second squared. So kailangan nyo i-convert yun sa kilonewton, kasi nga, para maging constant lahat yung ating ano, constant lahat yung ating tawag doon, yung ating units, no? Kilonewton, centimeter, at saka second. So para ito. So mostly centimeter kasi ginagamit natin pagdating sa ano, no, sa displacement, centimeter per second naman pag sa velocity, at saka sa acceleration is centimeter per second squared. So yun lang may napaka-importante natin na kailangan, no? Kasi pag nakuha natin yung acceleration, i-times lang natin sa mass ng structure, or sa mass ng single degree of freedom, makuha na natin ang force niya. So if by means na ang iyong degrees of freedom is by joints, syempre that joint has a mass. So that joint, if i-times natin siya doon sa peak response, yung pinamataas na response, no, sa acceleration, times mo lang doon sa mass ng ano ng joint na yon, makukuha mo na yung force na nag-a-act doon, which is yung force na yon siya, if g-time history analysis mo, malalaman mo at every time instant kung saan. But doon nga yung sinabi ko nga sa it's a principle of response spectra, no, kukunin lang naman natin yung pinakamataas doon, no, pinakamataas lang na response. So kung ang pinakamataas mo doon is sabihin natin g, or 1 times g, 9.81 meters per second squared, i-times mo lang yun sa mass para makuha mo yung pinakamataas na force. Okay. So, balik tayo dito sa topic natin na Duhamel's integral, no? So, just drag it down para makuha natin yung different na, ano, every time, no? Sa point 1, point 2, point 3. So, next is this. If we consider row 9 as I, siyempre yung P, no? Yung P na I plus 1 natin, ang next niya ito na. Hindi ito, kasi ito man yung para sa I, kung consider natin ang I. So, ang I plus 1 natin is itong 10. So, ganun lang gawin natin, is equals to D, which is recurrence constant, lock nyo, times 25. No? So, 25, hindi ito sa taas, kasi ito yung I plus 1. Huwag kayo malito sa, ano, no? Sa subscript, that is I plus 1, so just enter it. Then, drag nyo. So, we have this already. So, next. By the way, we need to put, no, initial condition. So, in an earthquake, no, ito kasi ang loading natin dito sa harmonic. So, in structural dynamics, ang daming loads. But our subject, no, our course ngayon is earthquake, which is this is the only solution, no, for a specific accelerograph, ang numerical analysis. Sa earthquake naman, ang awiting structure, obviously, unless na lang kung may mga conditions talaga na pangyayari na meron tayong ganito, nagsabay yung initial displacement mo plus yung velocity at saka acceleration, may mga initial condition yan. Kasi, let for example, factory.
Yung factory natin, ongoing ang kanyang mga movements sa machines niya. So in short, our building na factory is under a harmonic load, yung machine na yon. So that machine causes harmonic load. So nagsabay pa yung harmonic load na yon, which is we have an initial condition na. So ano yung initial condition natin doon? Yung velocity ng machine, yung response mismo ng building to that machine, no? Yung doon sa harmonic load na yun, meron kang initial condition talaga doon ng displacement, acceleration, saka velocity. Pero pag nagkataon, yung building mo is just a building, or yung, sabi natin, bridge yan siya, which is yung sa bridge naman yun, wala masyadong wind na dynamic wind load, saka yung dumadaan naman doon na mga sasakyan is negligible ang kanilang movement para mag-cause ng initial condition para doon sa bridge na yun. Mostly, our initial condition pagdating sa earthquake is all zero. No? Ayun, tandaan. So, equals to yung velocity natin is 0 centimeters per second. So, intern nyo lang yan. Then, ang displacement natin is equals to this zero. So, we have this initial, no? Initial displacement. So, pwede natin ito idiretso. So, equals to yung recurrence constant natin na B. Lock nyo lang times yung nandito sa atin. So, i-drag nyo lang ito. Siyempre, wala pang laman kasi walang laman pa dito. Later, malalagyan yan. So, recurrence constant A, lock nyo lang times yung displacement natin. Enter. Then, ganun lang. Drag nyo lang. So, if pwede nyo naman itong imano-mano sa papel, no? Pag mano-mano nito, dahan-dahan nyo lang isolve. So, pwede nyo gawin yun. Paano natin kunin itong I plus 1 or yung next, no? Next iteration, or sabi natin next na step. So kung ito yung I natin, ito yung I plus 1. So itong I plus 1, anong formula? Ito yun. That is the displacement at I plus 1. So kung itong I natin, i-consider natin as I, ito yung I plus 1. So anong formula? It is equals to AUI. So anong AUI? That is, kung itong I plus 1, ito yung AUI plus BUI dot, o yung B times the velocity na I plus, o yung mga initial na tinatawag, tapos plus CPI plus itong D na times PI plus 1. So, hindi ito siya, ha? Ito yun. Kasi yan yung ano niya, equivalent niya. Kung dito lahat sila nakalinya sa taas para dito sa ating second. So, enter nyo lang, then drag. So, if you drag this one, nagkaroon na ng laman dito. Lastly, para matapos natin ito kay naka-base ito siya sa ano, naka-base yung ano natin para dito, no, sa B, no, na may velocity. Dito naman tayo sa I plus 1 para sa velocity. So ito yung formula na gagamitin natin, which is given doon sa libro ni ano, no, ni Chopra, yung Duhamel's integral. Oh, so ito yun, no. Or pwede rin yung libro ni TK Data. So tingnan nyo lang doon. So this is the formula, but ang nangyari dito, hindi na yung A na ito, itong prime na, B prime, C prime, D prime. Madali lang yan. Equals yun lang, equals. Then yung A prime, lock, times. Ano yung UI dito? That is yung previous na UI. Plus, B prime, lock nyo lang, times. So, ito yung gagamitin natin na UI. Since this is U dot I plus 1, ito yung U dot I na gagamitin natin yung previous. Hindi man sabi yung previous. Ito kasi yung ano eh, gusto nating i-predict. So, yung current I. So, ito man yung current I natin, which is yung sa initial. Plus, C prime, lock natin yung C prime. Huwag nyo kalimutan i-lock last para hindi magkamali yung ano nyo, yung Excel nyo. Times yung PI. So, this is the PI. So, ito yung PI plus 1. If this is the PI, this is the PI plus 1. So, plus natin. Lastly, yung D. No? Lock natin yan. Times yung PI plus 1. So, just enter it. Then, drag. So, to finish, this is it. So, as you can see, you can compare the theoretical, which is madali lang siya kunin, no? So we can get this one from analytical solution kasi harmonic naman ito. So lahat ng harmonic, periodic, at saka impulse loading, no? They have the analytical solution, pati yung free vibration, may analytical solution sila. Oh. But sadly, for the earthquake, there is no solution na ano, analytical, no? Yung pwede natin integrate na lang, basta diretso kasi ano. So we need to have an analysis that is time domain at saka Fourier frequency domain, which is yung frequency domain na yon saka time domain na yon will undergo numerical solution. So the only solution
to an earthquake load sa equation motion ng earthquake is numerical solution. So class, this is it class, no? Now, it's your job naman. Titingnan nyo naman kung anong pinagkaiba ng point 1, no? Kung tatadtarin natin siya lalo. So this is the basic principle behind numerical solution or yung tinuro sa inyo dati, no, doon sa integral ninyo. If you, for example, get the area under the curve of an integral, diba, pwede natin siya i-ano, yung sa principle behind that, pwede natin siyang gawing rectangle-rectangle. But the more na mas maliit ang kanyang interval, no, mas malapit siya sa katotohanan, mas malapit siya doon sa analytical solution. So just try, no, the compare nyo kung ilan yung, for example dito, 0.0911 ang theoretical, tapos ang sa doon sa numerical natin, no, is 0.0882. Although hindi masyado malayo ang kanilang ano diferensya, but try nyo if gagamitan nyo na mas maliit na time step instead na 0.1, 0.01, saka ito ang gagamitin nyo na ano na interval para sa ano. So paano nyo gagawin yung PI? So simple lang yung sa PI, equate nyo lang yung formula nito yung sa given, then diretso nyo lang. So it's up to you. So this is how we implement Duhamel's integral in Excel. So class, thank you. Just answer yung binigay ko sa inyo sa VLE. Thank you very much, no? So let's see another method in another video. Thank you.